Nung isang taon, isang daan na bahay ang sunog dito sa barangay 650. Sabi sa balita, 200 na pamilya ang apektado. Madaming bahay ang dikit-dikit sa pwesto, kaya hindi madali para sa mga bumbero na mapatay agad ang sunog. Nagkakasayaan po kami noon eh. Mag-alas 4 po yung that time. Tapos mga apo ko nandiyan sa bahay. Pinuntan ako doon sa kabilang bahay. Papa kasi ang tawag sa akin eh. May sunog. Hindi ako makapaniwala o. Di pa rin ako kumilos. Tapos nung pabalik-balik na sila, doon ako nataranta. Papa, sunog. Lumabas na rin ako. Kasi na-shock na po kami kasi biglang lumaki nang lumaki po kasi yung apoy. Na parang ano, pag ano, papunta dito, papunta doon na hindi direct yung ano, hindi diretso po yung ano yung apoy na biglang kumalat po. Tapos, ayun, natulala na lang po ako sa labas. Parang pinanood ko na lang po yung sunog. That time kasi parang wala na akong magagawa. Lala po eh. Sakit. Ang hirap pala masunugan. Ang naglalaro kasi sa isip ko noon, paano yung bahay ko, saan ako titira? Tapos yung, syempre naisip ko yung mga anak ko kasi nga bumalik nga, kinukuha yung mga gamit. Sabi ko nga, ayoko na may mga mangyari sa inyo, wag na kayong bumalik. So naisip ko na, wag nang bumalik, hayaan na rin magagamit na masusunog, ganyan. Kasi sabi ko, wala na tayong magagawa. May tindahan ako dyan sa labas ng Banana Queue. Diyan po ako, doon po kami natulog gabi-gabi. Mga ano po yun, matagal din po, no? Mga siguro mga 3 weeks na yun, no? 3 weeks, may git. Doon tayo natulog sa kalsada, 1 month pa ata, umabot 10 buwan. Ang bilis naman po nila na nag-ano ng mga tent dyan, tapos may DSWD kaagad-agad na nag-alagay ng mga tent, tapos nung gabi nagpapila na sila, nag-ano ng mga needs, ganon. Marami na po tumulong. Salamat nga ako na dami ang binigay na damit eh. Nagkaroon talaga ng maraming damit, dami na bigay. Kahit si Mayor nga po, nagbigay. Ito tapos ito ngayon si Senador Bunggo po. Parang hindi ako makamove on kasi hanggang ngayon, hindi ko pa natatapos yung bahay. Tapos iniisip ko, naubusan kami ng gamit. Yung bahay ko, hindi ko matapos-tapos dahil sa financial. So, ang laki ng tulong kasi nga, eto, nakatanggap na naman bukod dun sa tin. Tapos ngayon, nabigyan na naman po kami ng tulong ng NHA. So, dahil kay Senator po, malungkot na masaya. Malungkot man kami ng ilang buwan. Ngayon, sa araw na to, may sumaya kasi may natanggap kaming tulong, malaking tulong sa amin yung binigay po ni Senator Bongbong. Malasakit, malalapitan ka, anong oras man. Tandaan natin, isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongbong, patuloy na magsiservisyo po sa inyong lahat.
Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Serbisyo kay Allah. Maaasahan, tapang at malasakin, sa akin kayo kumapit kay Bigan. Sino pong nakapanood ng pelikula ni Philip Salvador? Magandang umaga po sa kanilang lahat. Sino po ang nakapanood ng Betamax ni Philip Salvador? Mawalag-galag na po. Best friend. Senador, partner. Wala naman akong Betamax. Hindi naman akong Bold Star. Wala naman action akong star ako. Di ba action star ako? Oh. Wala naman akong sinabi na Bold Star ka. Wala ba? Defensive ka. Pero nung kabataan mo, nagsuot ka ng bikining puti. Victorian. Alam ko, napanood ng mga kapatid nating Muslim yan, DVD sa DVD, di ba? Oh. Ano ka ba? Eh, si Vice Mayor, nagbikinig po to'y din yan. Huwag ka naman damay, ikaw lang yon. Manakawan na daw, wag lang masunugan. Kasi combo eh. Madalas habang nangyari ang sunog, inanakawan pa. Pero seryosong usapan, mahirap talaga. Kung hindi ka man matusan ng apoy, balik ka sa zero. Yung kukonti mo nang ang naipundar, maglalaho sa isang iglap. Sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. May butas sa gitna. May mga kakulangan. Hinahanap natin kung ano ang wala. Pero habang naghihintay, hindi lang tayo manghihina at tatambay. Tayo mismo ang panggagalingan ng tibay.